Mahirap yung pag humangin dyan, ubus yan. At meron din po dito ang napagod, si Muta. Cleaning mat. Yan. So, ganyan yung itsura niya. Para siyang TV, no? Napakamahal ito ang mga chillers. Wait lang, ha? Hindi porque meron kami ganitong klase na lutuan, eh, gumagastos talaga kami ng libo-libo para lang sa ganitong lutuan. Hindi po. Nagkakahalaga po ito ng 25,000 pataas. Second hand lang ito nabili ni Javi sa Dubai. Sa pera natin mga chillers, nabili lang niya ito na... Wow! Tara na yung intro! Kain tayo! Scrambled egg, tusino, tapos nagluluto pa si Javi ng ano, pritong, ayun, barracuda. Dahil dito kakain sila, mama at isa kaya si Itay. Ayun o. Bisi sa halaman. Si mama naman naglalaba. Balik kagabi pa siya naglalaba. Hindi namin siya pinapayagan na maglaba ng umaga kasi sobrang init. Yan, yung mga sinampay dyan, yung kahabaan na yan. Tapos, mamayang hapon siguro nila to tatapusin, pagtatanim, paglilipat. Yan, dito po ako sa kubo. Hindi ako mapunta sa gitna. Init eh. Kasi lahat yan, lalagyan ng abono. Lahat ng mga halaman. Yan pa si mama, oh, hindi pa tapos maglaba. Tapos, yung laing, ayun, nagbibilad na sila ng laing. Namigay na rin kami yan, yung sa baba. Kung hindi nila magagawa mamayang hapon yan, malamang bukas. Yan, sabi na ito ay bukas pa daw ng hapon. Mahirap yung pag humangin dyan, ubus yan. Ah, lalagyan niya ng lambat. Ay, garo si Cherry. Garo kasi pinaluluwas mong mayo akong isip. Ay, naman yan. Kaya pala tinatanong niyo ako kanina, ang gagawin niya sa lambat. Ayun, no? Fritong barracuda. Sarap yan. Pwede tinatanong sa akin ito kanina. Yung pala yun. Parang nga naman hindi ilipad ng hangin. Kaya ang ulo, hindi ba siya nakapatong sa leg, ha? Ang malambot dyan, ginagamit yan. Da, alam mo yung mga chillers, ang sarap niyan. Tapos hindi pa kayo lugi. Konti lang yung tinik niya. Kain tayo. Umot-umot. Yan po ang mga magsuswimming. Nakapila, isa-isa lang. Yan, isa-isa lang po ha. Huwag masyado tol na mainit. Hindi mo natin alam nung nanay ang patay ang lamig. Ang patay ang lamig, hindi maligamgam ha. Sino ang magsuswimming? Cyril! Hey, yehe! Woo! Ganyan ka na kagalaan. Huwag mo, igayan yun yung paa mo, humahangin. Pinapaypay mo yung paa mo, humahangin na malamigan yung bata. Cyril! Ganda ano! Ang ginagamit nga pala po niyan ay ayon. Johnson, baka naman. Baka naman. Ah, ayun oh. Shout out po sa gift nito kay Cyril. Gift sa kanya yan, 1-year-old siya. Ayan, bali dalawa yan. Yung isa kay Chang galing, kay Chang Ana. Ito naman yung isa. Ganun po talaga pag mayaman. Dala-dalawa yung swimming pool. Charot. Ito naman yung gagamitin namin next. Thank you sa mga nag-gift. Gustong tumayo. Ngayon, oh. Napagod. Cyril. Ayan. Mamaya tulog na yan. At meron din po dito ang napagod. Si Muta. Hindi na umalis dito sa bahay. Pero kagabi, nandun yan sa ilalim, hinahanap si Ivana. Narealize na, wow, may chicks pala dito ah. Kaya lang, take in ah. Buntis na yun eh. Sorry. I-prepare sila dito ngayon ng pag-iihaw. Wow, may padahon. Dito kayo magsasalo-salo mamaya. Ah, ihaw na bangus. Tapos, pusit. Ayan, pusit. Ayan. Kung ginagamitan yun ng electric pan yun, may kasama rin palang hotdog para sa mga bata.
Poppy, Esther, inyong lahat. Mag-workout ako. Pero kung mag-workout, magliligpit ako. Dahil sakto lang yun, tapos na yung iniihaw nila. May pang-workout na yung suot ko ngayon. Ayan siya. Papalit lang ako ng pambaba. Ba yan? Isimula pa lang ako mag-workout eh. Hindi naman tumawag, kakain daw. Kasama kasi yung mga trabahador. Kaya hindi pwede hindi ako bumaba. So, i-stop ko muna yung pag-workout ko. Wow, may dinuguan pala, oh. Tapos, papaitan. And rice. Ninandahan ko pa naman. Hoy, ninandahan ko pa naman. Sabi ko dapat ito. And rice. Ay, ito na kasi yung kanin, oh. So, may hinihintay lang kaming soft drinks. Dahil ang tagal nila, kakain niya ako ng hotdog. Tuloy pa mo, mami, yung tulo niyan. Baka daw ko kasi matusok pa. Saba. Hindi na ako nakapaghintay. Ito lang, busog na ako eh. Napakagandang babae oh. Bini. Oh, yeah. Cyril! Hindi ka dito pwede na. Tinan mo, tita. Kain tayo, mga cheesers! Kain! Agadnes! Huh? Pasensya na po, ganun talaga. Kailangan likod na nakikita. Mabay na ihiya. Hindi ka alaman daw ng mga subo. So ito yung pinagkainan namin, no? Yung dahon. Binigay sa baboy. Nakain pala nila yun. Ang babango nyo. Nakainggan nyo kayo. Pero kung ikukumpare sa ibang baboy yan, hindi. Talagang may baboy na pagpasok mo pa lang. Dami yung hinahanap. Napagkain. Ito kasing dalawa ayaw. Hindi nila masyado. Sinong gusto mo gumawa ng challenge? Yung mga malulupit dyan. Ang content. Kakain kayo kasama ang baboy. Si Boy Tapang, kain-kain niya yun. Matamukhang artista to. Mukha siya ang tataruan, no? Sabi niyong hinahanap ng mga feeds. Hindi naman sa panalait, pero parang ganun na din. Minsan yung mukha ng baboy, magkakaiba, diba? Mayroon may gwapo, may pangit. Pero ito isang to, mayroon ako nakikita ang kamukha niya na chismosa. Marienda time. Hindi na taang halo-halo. Kailan para yata nasobrahan na lapo. Si Habe ang nagluto nito. Kaya, so binigyan na namin sa baba. Kakain sila doon. Ito ko, kagaling-galing ko lang. Sinumpong ako ng allergy ko. Ayun, pagkatapos kong uminom ng gamot, humiga lang ako, mga 3 oras. Kulang-kulang 4 na oras nga eh. Ayun, medyo nag-okay-okay ng pakiramdam ko. Kasi meron akong i-unboxing sa inyo. Habang may hinihintay kami order sa Angel's Pizza. Nag-crave ako sa pizza kasi nga, napahong kain simula kaninang umaga. In-order ko sa Lazada, medyas, 5 pairs, 114 pesos. Ayan o, pusa, kuneho, gusto ko nga sana black lahat. Tapos ito, para sa rubber shoes naman. Asan na ba? 140 pesos naman to. 5 pairs din siya. Pink, may white, may black, may blue, and may gray. Mura na to sa 140 pesos kasi okay na okay naman yung ano niya. Yung kapal niya, sakto lang. Hindi siya yung nabibili natin sa bangketa na sobrang ninipis. Pero hindi siya totoong Nike mga chillers ha. Tapos ito naman yung in-order kong panlinis. Ito ay MAP. Sana natin. Nasanitize naman na to. Excited ako dito. I'm so excited. Ayan siya. Tingnan natin kasi baka mamaya nagamit na uli. Ay, ganito lang pala siya. Ayan.
So, ito siya, oh, yung picture. Scratch cleaning map. 321. Ado kayo malapit. Ay, bayag mong kalay. Sa Lazada ko rin to nabili, ha. Pwede nyo namang mapanood kung paano gamitin. So, gagawin ko na lang to ng review. Yun na lang, may share ko sa inyo. Pero sa paggamit-gamit, mukhang nangangain pa to ng tanga. Yo, aalamin ko pa mga children kung paano to gamitin. So, yan siya. Hindi ko pa alam. Walang, ano, instruction? Ah, siguro dun sa box. Balik na natin. Tila nyo, pagbalik pa lang, kinain ako. Sayo, di ba? Ano ba? Saan ba to? Ah, dito. Ayan. Okay, maliit lang pala siya. Okay na din. Pang room lang. Hindi siya pwede sa buong bahay. Siguro bibili pa kami ng isa nito. Yung talagang pang heavy duty na siya. Maano na, okay na yung sala kasi hindi yan uubra sa sala na yan nagagamitin. Masisira agad yan. Talawak ba naman doon? Okay, so ayan na! Ang grab! Ayan na. Angel's Pizza. Si dalaga na kumukuha. Okay, so eto na yung in-order namin. Mainit-init pa siya. I-grip talaga ako dito. Tapos ito naman yung free. Dapat may free sila eh. May promo-promo sila na talaga yung free. Para ka na rin umorder ng isang box. Kaya lang wala ngayon. Dahil siguro sa ECQ. Tapos ito naman yung kay Dalaga. Carbonara with chicken. Hello po. Good afternoon. Good morning. Good evening. Sino po sila? Apo. Okay, salamat po, Sir Nestor. Bye. May tumawag kasing buyer, so naantala ang aking pagmerienda. At sabi ni Javi, hindi daw niya masyadong bet kasi daw puro cheese. Nagpapasalamat po ako. Sorry, ayan, carbonara kay Dalaga. Mga chillers, bago ko nga pala i-end yung vlog, i-share ko sa inyo itong induction cooker namin. Na-share ko na ito sa mga vlog ko. So, ang brand nito ay Siemens. Eh, ilalapit ko sa inyo. So, itong induction cooker na itong mga chillers, siguro nasa 36 inches by 24 inches, mga ganyan. Malaki siya. Pipilitin ko, ipakita sa inyo ang buong harapan. Grabe, abigat. Para siyang TV. Hawakan natin mabuti, baka ayan. So, ganyan yung itsura niya. Para siyang TV, no? Lima yung pwede mong paglutuan dito. So, yan. I-share ko ito sa inyo, mga chillers, kasi kung tutuusin talaga yung ganitong lutuan, napakamahal ito mga chillers. Wait lang ha. So hanabi siya yung ginagamit namin ng isa ngayon. Pero maliit lang yon, siguro mga tatlo ni laki nito. Try na rin namin to, okay naman. Nabili to ni Javi sa Dubai. Gusto ko i-share sa inyo kasi para malaman ninyo na hindi porke meron kami ganitong klase na lutuan, gumagastos talaga kami ng libo-libo para lang sa ganitong lutuan. Hindi po. So, ni-research namin yan sa Shopee, appliance store. Nagkakahalaga po ito ng 25,000 pataas. Depende po sa brand at depende sa design. Meron na kaming nakita na 40,000 hanggang 75,000 yung ganitong lutuan. Sobrang mahal. Grabe. Pero dahil sa pagkat, because second hand lang ito nabili ni Javi sa Dubai, sa pera natin mga chillers, nabili lang niya ito na 14 times 2,100 pesos ang pagkakabili niya dito. Ganun niya kamurang nabili ito. At hindi pa siya masyadong gamit. Nabili niya ito sa online second hand sa Dubai. Parang dito rin sa atin. Shopee, Lazada, Marketplace. At nabili niya ito sa White American. Napakaswerte niya dito sa anong tulutuan na to kasi hindi pa talaga siya masyadong gamit. Inaawit nga doon sa kanya ng mga kasama niya sa Dubai. Shout out po sa mga co-work ni Javi na nanonood. Ayun. Ito na, ikabit na namin dito sa kitchen. Yun nga lang, hindi pa ayos yung pansaksak niya ito. Ayan, hindi pa naikakabit. Sa mga magtatanong kung ito po ay mahikuryente, hindi ko po alam. Pero sabi naman ni Javi, hindi naman daw. Dahil kung mahikuryente daw to, hindi niya ito kukunin. Okay, so... Ayan. Wait lang. Ayusin ko man kasi, baka bumagsak eh. Ayan, naliligo kasi si Javi. Kaya napipilit ako. At hindi lang po ito nabili niyang second hand sa Dubai. Marami pa siyang nabili. At ilalagay ko po yung video na yon bago mag-edit yung vlog na to sa screen ninyo. I-click nyo lang po yung thumbnail na makikita nyo sa screen nyo. Kung bibili mo dito sa Pilipinas, o kung bibili ka ng brand nyo nasa 50,000, 10,000, yung halaga ng items, anong appliances. Para magkaroon lang kayo ng idea. Nakala siguro ng iba, wow! Grabe si Latin cheese! Bigate! Sa lutuan pa lang, panalo na. Luwan lang yan ng chillers. 2,100 pesos. Pwede nyo naman pong itong i-check sa mga website, sa mga paborito nyong
online shop. Ayan. Para malaman nyo talaga yung kung magkano yung ganito klase ng gulungan. Tulad na lang yung iMac na ginagamit ko. Tagal-tagal ko na ginagamit. 4 years na rin yata yun. Ano? Second hand lang niya nabili yun. Dito sa Pilipinas, noong time na nabili niya yun, siguro nagkakahalaga yun ng mga 40,000 pesos. Yung time na binili niya yun ha. Matagal lang kasi yun eh. Pero nabili lang niya ng almost 10,000 pesos lang sa pera natin. Pero ayan, gagamit ko pa rin siya. Walang kaproblema. Minsan nga may problema yung gumagamit. So tapos nang maligo si Javi, pababalik ko na yung... Ang kagandahan ng ganito, nalinis din na punas-punas mula na ganyan. Pero kailangan pa rin namin bumili ng ano, Shilling. Wala ng kuryente, nga kami sa gutom. Ayun, so para mga cheers, hanggang dito na lang muna po lang talata ng libro ng aking buhay. Sana nag-enjoy ka. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please mag-subscribe ka na. At itap mo na rin ang bell sa baba para updated ka sa mga bagong video pang i-upload ko. Pwede nyo rin po i-share yung mga video ko sa mga friends nyo para magkaroon din sila ng counting idea sa mga video ina-upload ko. Thank you for watching again and see you on my next vlog. Bye!